Hello guys! So, welcome sa aking first video. So, ngayon, mag-a-unbox ako ng portable sewing machine na nabili ko sa Shopee, which is yung butterfly portable sewing machine na may 32 stitches. So, nabili ko to sa halagang 6,215. Nakasale yun during 4-4 sale nga. Ang original price niya is 6,500. So, ang laki ng naitipid ko. So, ito, may 6 months warranty siya. Ililink ko na lang, ilalagay ko yung link sa description box ng shop na pinagbilan ko. So, I think China brand to. And, wala akong masyadong nakikitang tutorial sa YouTube na Tagalog or English. Madalas nakikita ko is Indonesian. So, ayan, nailabas na natin sa box yung sewing machine. And medyo mabigat siya and naka-excite siyang i-unbox sa totoo lang. So, ito yung manual niya. And then, I think yung warranty card. Ayan, naka-Chinese letters pa siya. Hindi ko siya maintindihan. So, ang brand pala nito is Butterfly Sewing Machine. I don't know kung nasabi ko na, but yeah. And then, meron din siyang manual. First, ito, yung naka-print in Chinese. Ayan. Hindi ko siya maintindihan. And of course, meron din siyang English manual. Buti na lang. Ito siya, instruction manual. Ayan, mas madaling maintindihan. So, meron din ditong nakalagay. Nakalagay lahat dito yung troubleshooting. So, huwag iwawala to guys. So, kung pasensyahan nyo na yung camera ko, bigla na lang siyang lumalabo. Nawawala yung focus. Ayan, ito naman yung kanyang cover in case na itapon nyo na yung karton niya, pati na yung styrofoam. Actually, meron na akong nabili first na So Simple sewing machine. And then, nakita ko to bigla. Supposedly, kinancel ko na sana yung So Simple. But, hindi na-approve. Kaya, dumoble. Dumoble yung bili ko ng sewing machine. So, ito na siya. Medyo mabigat siya, guys. Ayan. Ito naman yung foot pedal niya. Ayan siya. Medyo malaki. Yung sa So Simple sewing machine kasi medyo maliit lang siya. Ayan. So, ito yung saksakan niya guys. Bilog siya. So, para lang alam nyo. Yung iba kasi na babasa ko sa reviews is hindi nila alam na bilog pala. And bibili, kailangan pa ng adapter. Ayan na siya guys. Meron pa siyang etiketa na kasabit sa spool. Ang ganda niya guys. Ang daming stitches. Ang daming mapagpipilian. Meron na siyang pang overlock. Actually, kaya ko ito napiling bilhin kasi complete na siya. Kahit walang serger or edger, magagamit mo pa rin siya.
Yan, sa loob nito merong mga accessories ng sewing machine. Papakita ko yan sa inyo. Click na natin. So, ayun, may piece ng cloth doon. It means, tines ng seller yung machine bago niya. Isend sa akin. Ayan yung mga accessories. So, isa-isahin natin siya. So, ayan. Una yung spool. Or rather, yung bobbin. So, tatlo yung nakalagay dito. Meron, so, pang-apat yung nakalagay na doon sa machine na meron ng thread. Ayan, yung pangatlong bobbin. And then, ito naman yung oil for sewing machine maintenance. Then, extra needles na may size 14. 3 pieces na rin siya. And then, ito yung buttonhole foot. Ayan. Automatic. Pwede ilalagay lang dyan sa dulo yung buttons and then automatic. Hindi mo na kailangan magsukat. Kusang magtatahi na yung makina ng size ng buttonhole. And then, ito naman yung darning foot or rather darning plate. So, magagamit mo siya pag nagtahi ka ng buttons. Yes, buttons mismo. And magagamit din siya kapag naisipan mong mag-embroidery. Ito naman is spool holder. So, dalawa yan. Yung isa malaki. And then, ito yung brush na meron ng seam ripper. Ayan, ang hirap i-focus guys, pasensya na. Ayan, yan yung itsura niya. Cute. Ito yung isa pang sinasabi kong malaking spool holder. Dun to sa horizontal na spool pin. And then, ito yung button sewing foot and zipper foot. Yung isang universal foot, all-purpose foot is nakakabit na siya sa machine kasi nga tines na ng seller. And then, ito naman yung spool pin felt. Tapos, yung edge or quilting guide. Medyo pasmado yung kamay ko, so pasensya na ulit. Ito yung extra spool if in case hindi nyo gusto yung horizontal spool. Ako in my case, hindi ko nagustuhan yung horizontal spool pin kasi medyo nagbubuhol siya. Tapos ito naman yung L screwdriver. Magagamit ito kapag magpapalit ka ng presser foot. So, ito yung siya lahat, guys. Ayan lang muna siguro sa ngayon. Ganda-ganda ng makina. Ang pinakagustuhan ko dito sa makina is yung sa buttonhole niya. One-step buttonhole na siya.
So next sa next video, try kong ipakita yung different stitches na mag-stitch swatches tayo. So yun lang muna. Thanks for watching.